morning, everyone. Good morning, Shots. Ayan. Happy. What's today? Today is Wednesday. Wait, let me check. Yeah, today is Wednesday, mga Shots. And nandito pa rin kami sa hospital. So hopefully today is our last day. Kasi dapat kahapon kami ma-discharge, mga Shots, sa aming pag-uwi. Kasi nga lang may nangyari kay baby na unexpected na bawal pa siyang ilabas. So nasa ano pa siya, nasa incubator pa siya. Ano pa, inaano pa siya ang tawag nun? Basta binabantayan pa siya, minimonitor pa siya, mga Shots, ng kanyang kalagayan. Kasi mayroon nga sa baby komplikasyon. So dapat nga kahapon nakauwi na kami. At ngayon, good news, dahil makakauwi na kami, naging fighter yung baby ko at naging okay siya. And sabi, ako lang mag-isa dito. So si Jowa nandoon na, nagasigaso na sa aming billing kasi nga uuwi na kami. Finally, God, thank you so much. Kasi kahapon talaga, as you can see yung mata ko, mga Shots, na mamaga talaga yan. Pag-isip ko kanina, medyo malala pa nga. Ngayon, medyo umubaho pa na yung aking mata dyan, yung kakaiya ko, kasi na ako mapakali kahapon kahit kagabi. Kinakalma ko lang yung sarili ko kasi nga, syempre, ang daming mga pinagdadaan sa buhay. But thank you, God, na makakauwi na kami ngayong araw. Ang saya-saya ko na. Hindi na ako malungkot at hindi na mamamagay yung aking mata kasi uuwi na kami ng kasama si baby. Actually, kahapon, pwede na ako ma-discharge. Kaso nga lang, ako lang yung ma-discharge kung gustuhin namin. At saka hindi namin siya kasama. Sabi ko, hindi ko kayang hindi ko kasama yung baby ko na uuwi. So, nag-extend kami ng another night dito sa room na to, pero wala si baby kasi dapat si baby nandito rin kasama namin. Kasi nga lang yun yung sabi ko, like what I said kanina, meron siyang komplikasyon na kailangan niya ilagay sa intubator. So ayun, thanks God, makakalabas na kami ngayon. Salamat po, Lord. Thank you po, you answered my prayer. And ayun, masaya na ako, hindi na ako iiyak. Tingnan mo naman yung aking mata. So, yan yung ating update. Finally. And also, nakakalakad na ako ng maayos. Hindi naman ng maayos kasi yung thigh ko andito pa rin. Siyempre, ilang mas pa natin ilidid itong sakit na to. I mean, nakaka-walk na ako ng pakunti-kunti kahit alam kong masakit. Pero kinakaya para sa kay baby. And para maging okay na rin ang lahat. So, pang-apat na araw na namin ito dito ngayon. Yung second day talaga after ng aking surgery, mapapaano ka talaga, mapapatawag ka ng mga demonyo. Sa sobrang sakit, di ko akalain na ganito kasakit ang magiging CS. Kasi ang in-expect talaga namin na mag-normal delivery ako. Yun nga lang din, kasi nga masyadong malaki si baby. 3.9 siya. Sabi ni Doc, masyado siyang malaki. So baka magkaroon siya ng komplikasyon kung ilalabas ko siya ng normal. So medyo na emergency ako ng CS kasi nga yun nga, ayaw naman natin na may mangyari sa aking anak. And yun nga, sabi ni Doc, advice na lang natin na i-CS, kaya na CS talaga ako. So hindi nakatulong yung dates. Yung pagkain ko lang din ng isang box, hindi siya nakatulong. Anyway, yun lang ang ating update, mga Shots. Maraming salamat po, Lord. Thank you. And also sa aking kapatid, maraming salamat sa pagbantay sa amin dito sa hospital kahit meron din siyang sakit. Thank you. Salamat sa pag-aalaga. And to my boyfriend, syempre, yung jowa ko, maraming salamat din na malakas yung loob niya. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala maataas yung aking tolerance sa sakit, mga sakit. Kasi grabe yung pag-iyak ko mula nung nilap after ng aking CS, the first day. Oh my goodness. Hindi ko ma-realize na ganun pala yung nasa ng mga nagsi-CS, no?
Kasi yung kapatid ko nga, nung nanganak siya kay Malia, naalala ko lang, siya pala yung pinakamaano, pinakamalakas ng loob. Akala ko ako yung pinakamalakas ng loob sa aming magkakapatid. Hindi pala, mga shots. Kasi nung pinanganak niya yun si Malia, ano yun, COVID time. So kami lang dalawa dito din sa kwarto noon. Tapos nung nakita ko siya na parang hindi mo lang siya umiyak, mas malakas pa pala yung loob niya kaysa akin. Akala ko ako yung mas malakas. Mas matibay pa pala siya sa akin kasi nung ako ngayon, oh my goodness. Talagang bawat kibot, tutulo na agad yung luha ko kasi kaya nga, pwede ako maging artista kasi kunting kibot lang yung luha ko nandiyan agad, tumutulo talaga agad. Kaya pag umiiyak ako, madaling yung halata na mamamaga talaga agad yung mata ko. But anyway, sa lakas ng loob ng kapatid ko noon kaysa akin ngayon, mas masasabi ko matapang pa pala siya sa akin. siya yung matapang pala sa aming dalawa. Kasi kung hindi rin siya naging matapang, tapos yung ganito ako na maiyakin, dalawa kaming iiyak sa kwarto din pala noon. Kung para kayong buwang noon, kung iiyak siya, iiyak ako. Puti na lang siya naging malakas yung kanyang loob. Kasi dalawa nga lang kami, tapos wala yung tatay ni Malia noon kasi nga COVID time din ang away. So, ang galing-galing. I'm proud of you, my sister Cheryl, na naging malakas yung kanyang loob noon. Kasi ang sakit, grabe, ang sakit pala maging CS. Hindi ko talaga in-expect yung sakit na nararamdaman ko. Ngayon, masakit pa rin siya pero kinakaya ko yung sakit na nararamdaman ko para sa baby ko. Pero, yun nga, hindi ko mawari yung sakit talaga. Ay, anyway, yun lang muna yung ating update mga shots. And we will see you in my next video. Meron na tayong bago kasama sa ating video. My baby's Ayana, welcome to my channel. One day, meron na magsasabi, welcome to my channel, mga shots! Sasabihin niya, nakaka-excite yung mga moment na yung mga shots. Anyway, ngayon, yun lang po yung ating update, mga shots. Maraming salamat po. And thanks God na naging okay ang lahat. At magkaka-uwi na kami. Salamat po. Salamat po sa mga taga-suporta ko din. And yung mga taong nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you everyone. Thank you, mga shots. Bye. God bless us all.